Dear Tita L, good evening po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa programa nyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Tiffany. I'm on a 5-year relationship with my boyfriend. And okay naman po kami sa lahat. May mga hindi pinagkakasunduan pero normal naman po yun sa relasyon. May mas matitindi pa kaming pagsubok na nalagpasan naman namin together. Pero except sa differences namin at the way we look forward into our future. Last year, tinanong ko siya ng pabiro kung wala pa ba talaga siyang balak yayain ako na magpakasal. Na tinanong ko na rin sa kanya nung third anniversary namin. Tulad nun, kahit pabiro akong nagtanong nitong huli, sinagot niya ako ng seryoso. Ang totoo daw, hindi pa siya handa. He could not pinpoint daw kung saang parte siya hindi talaga handa, pero hindi pa niya nakita o nakikita yung sarili niya sa stage ng pagpapamilya. Ako naman, nag-follow up question. Sabi ko, pero sigurado ka namang ako ang papakasalan mo. Mabilis siyang umoo. May kasama pang tapik na pabiro. Eh bakit naman daw tinatanong ko pa yun? Sabi ko lang, eh baka kaya hindi siya nagiging handa dahil hindi ako yung nakikita niyang pupuno ng mga araw at gabi ng future niya. Again, he gave me an assurance na ako yung present hanggang future niya. Ayaw niya lang daw pumasok kami sa pagpapamilya na parang hindi siya completely into it. And I respected it. I really did. Kaya lang, months later, napapansin kong binabagabag ako ng thought na kailan pa kaya siya magiging handa kapag menopause na ako o kapag ako na yung napagod, kakahintay sa kanya. Gaya ng parang nangyari sa akin lately. Tinatamad akong sumama kapag pupunta kami sa mga kasal ng friends namin. Pati sa mga pabinyag o pa-birthday ng friends and relatives namin. Am I being bitter na ba, Tita L? Pero wala lang talaga akong gana. Kahit sa mga travel, I don't feel like doing it with him. Mas gusto ko pang asikasuhin yung small farm and orchard ko at umattend ng local business bazaar na libangan ko ngayon. I don't know, parang nagre-rebelde na yata inapo noong July. What do you think, Tita L? Ano ba yung signs kaya ang ibig sabihin ng mga nangyayari sa sarili ko lately? Anyway, maraming salamat po and God bless your program and your listeners. Muli, ako po si Tiffany ng Benguet. I thought you are Tiffany from Bamban because you have a farm and an orchard. Ang taray ng orchard, ha? Marami siyang ubas. Okay, Tiffany. Isahin natin yung mga concerns mo. Dun sa tanong mo na nagiging bitter ka ba kaya ayaw mong umattend sa mga kasal, binyag at mga kiddie party ng kung sino-sino, kaibigan at relatives nyo, I think it's not being bitter, but it's more on naiinggit. Naiinggit kasi buti pa sila, may mga anak na, buti pa sila, nakasettle na. Hindi siya bitter eh, di ba? Pero siguro may kasama na rin halong bitterness. Kasi nga, hindi pa nangyayari sa'yo yun. Dun sa part na when your boyfriend of 5 years said that he is not yet ready to have a family, sana sinundutan mo pa ng isang follow-up question. But what if we just get married and then plan the family later on? Diba? Sa marriage natin. Kasi marami namang mga couples na ganun eh. Ang tagal nila bago magka-baby. Diba? Like mo si Anne at si Erwan. Oh. Diba? Si Karel, tsaka si, ano, si Yael. Hanggang ngayon wala pang baby. They're still enjoying each other's company. Hindi ba? Well, hindi lang sa mga showbiz couples to, ha? Marami rin ako mga friends na kilala. Okay, sige. To name one more. Yung kumari ko, si Nicole Yala at si Ren.
Siguro yung mga 2 years na silang married, sabi ko, huy, ano ba? Wala pa bang baby? Sanya, huwag kang pakialam. Ganun kami mag-uusap, pag kayo magulo, hindi kami nag-aaway nun, ha? Pero ganun lang, huy, ano ba? Wala pa bang baby? Huwag kang pakialam, nag-e-enjoy pa kami sa isa't isa. Sabi ko, eh sorry na, eh kasi na nga naisip ko lang, di ba? Parang tagal ng ano, ng Princess Nicole Yala. And then, it happened, o hindi ba? So, pwede naman yun eh. Bakit sana kahit pa paano, or maybe, kung nagkaroon ulit ng pagkakataon, Tiffany, sundutan mo ng isa pang follow-up question. Eh, what if magpakasal na tayo? Pagkatapos saka na lang tayo mag-baby. Pag sinabi niya na hindi pa talaga siya handa, ibig sabihin, hindi yung pagpapamilya ang problema niya. Ang problema niya is yung pagpapakasal. Maybe there are some things that, maybe, naisip ko lang, may mga bagay na hindi pa siya ready na magpakasal dahil baka ini-enjoy pa niya yung sinisweldo niya. He just turned 40, 'di ba? Sabi mo nga. So baka ini-enjoy pa niya yung pagkabinata niya, yung pagiging single niya. Not to the point na mambababae siya, ha, pero kasi iba na rin talaga yung usapan kapag meron ka ng mga anak. Iba na yan eh. 'Di ba? And siguro ini-enjoy niya yung pagiging single pa niya. Ini-enjoy niya yung sarili niyang pera because once you get married, kahit pa sabihin mo may mga prenup kayo, and sa tingin ko naman ano, hindi pera yung problema kasi meron kang farm and orchard. At malamang dun din kayo ikakasal, parang ganda ng venue pagka ganun, ano. Parang nai-imagine ko lang talaga, no, na ano, doon sa orchard gagawin yung aisle, tapos namumunga ang mga grapes. Ang ganda! Pero mukha namang hindi pera yung problema. Pero yun nga, baka naman ine-enjoy niya pa lang yung pagiging single niya. Not to the point na mambababae siya. Meron kasi mga guys na ganun eh. But there are also guys who are happy-go-lucky. Ito yung mga guys na ayaw na lang talaga nila magpakasal. Pero mahal naman nila yung babae. Gusto lang nila ng stable yung relationship nila, pero hindi talaga sila makatuloy-tuloy dun sa isang step na yon. You know, that stage, yung matrimony, hindi talaga sila makatuloy-tuloy dun, pero mahal na mahal niya yung babae. May cold feet. May ganon. Meron talagang lalaking ganon. Hindi ko rin alam. May babae bang ganon? Kasi feeling ko yung most girls na kakilala ko, they really dream of a, you know, like a nice wedding, yung maano, hindi naman sa ingrande or bongga, pero I think most of the girls that I know, ang pinapangarap talaga nila is isang araw eh maikasal sila. 'Di ba? So kung nasa 50 year na kayo and you're 38, at yung nawawalan ka na talaga, and 37 ka na, and 5th year na yung relationship ninyo, siguro next year, tanungin mo na siya. Kasi baka nga hindi niya nare-realize that ang mga babae ay may expiration date ang pagre-reproduce. Ang mga guys kasi kahit 60 na kayo, go lang kayo ng go. 'Di ba? Pero yung mga girls kasi kapag wala na 'yan, you know, that monthly thing, wala na ring chance na magka-baby. Eh sa basa ko rito, kay Tiffany, matikman yung pagiging complete woman. You only become complete when you have a child. Yung nagiging ganap ang iyong pagkababae kapag ikaw ay nagka-baby. Baka kasi ganun yung parang vision ni Tiffany. And sa kasamaang palad, parang hindi sila parehas ng vision, ng tinatahak na direksyon nung kanyang boyfriend. So siguro, next year, tanungin mo na siya kung saan ba tayo talaga tutungo. Kasi
mahal kita, mahal mo naman ako, ano pa ba yung next step nito? Eh, 6 na taon na tayo. Diba? Eh, kung yung mga online games nga eh. Diba? Ano ba to? Online game? Maabot tayo sa level 124? Ha? Ha? Diba? Ano yun? Siyempre, dapat meron ng next step yan kung after ng boyfriend-girlfriend ninyo. Kung sinasabi naman niya na sure siya, why don't you ask again and try next year? Pero pag talagang wala na, baka kailangan mo nang i-re-evaluate yung sitwasyon, kailangan siguro mag-isip ka na. Do not impose an ultimatum on him because you might not like what's going to happen next o kung ano man ang magiging decision niya next. Kasi baka mamaya magkawalaan din kayo and then ang ending, iiyak ka rin. Iinumin mo lahat ng wine from your orchard, Mars. So, not a good idea, hindi ba? So, siguro, tanungin mo na lang siya. Tanungin mo siya kung ano ba talaga. Di ba? Yan. Sabi nga ni Gail Easy, baka he's not into marriage. Which I said nga, some guys talaga, ganyan eh. Unfortunately, not into marriage. Or, you know, sometimes yung ibang guys may trauma sa kasal or natatakot pa kasal because baka merong nangyari sa pamilya na broken ang marriage or hindi nag-work out yung marriage. Baka meron ding psychological effect sa kanya or baka nakikita niya sa mga barkada niyang lalaki na ganyan ang itsura ng buhay mag-asawa, kaya bigla rin siyang natatakot. Ini-enjoy niya yung pagka-bachelor niya, yung pagiging single niya. Pero, kapag dumating ang panahon on the 6th year at talagang wala pa rin, mag-re-evaluate ka na. Isipin mo ng maigi kung gusto niyo pa ba talagang magkasama ng habang buhay pero hindi naman nagpapakasal pala. So, ano ang ginagawa niyo? Nag-holding hands while walking lang. Kasi di ba, yun pa nga lang kasalanan na yun eh. Meron na agad kayong minus how many points sa langit nung ginagawa ninyo eh. Kung Roman Catholic kayo ha. Hindi ko kasi alam kung sa ibang religion, ano yun eh. Di ba? So kung pareho kayo Roman Catholic, doon pala nagkakasala na kayo Mars. So ayan, tanungin mo. Tanungin mo siya on the 6th year. Give it one more year. Tapos pag wala na, re-evaluate ka na Mars, ha? Kasi baka mahal niyo yung isa't isa, pero baka hindi lang talaga kayo yung pang-happily ever after. Kung magkaiba kayo ng mga pananaw in the future. But if you really love each other, you can always agree to disagree. Baka meron pang maging solusyon, but re-evaluate is much better. Lalo na kapag sobra ka nang naaapektuhan to the point na sumusulat ka na sa amin, 'di ba? Ibig sabihin, baka kailangan na talagang mag-re-evaluate ka, Mars, 'di ba? Dito sa iyong jowa na 40 years old na at ayaw pa ring magpakasal. Ano pangalan niya? Ng cellphone niya, tawagan ko ha. Medyo hoy, ano ba? Hoy, ano ba lalaki ka? Kung ikaw wala kang balak pakasalan tong si ano, si Tiffany, eh bilubayan mo na. Pinaaasa mo lang ilang taon eh. Oy, hello. 'Di ba? Kawawa rin naman kasi. 'Di ba? Time is ticking. Time is ticking. At saka alam nyo ba, ang hirap ng manganak pag nasa late 30s ka na at kwarentahin ka na. Tapos do the math. Do the math, ha? Sige, hawak tayong calculator. 37 na si Tiffany ngayon. Diba? O sabihin mo, 40. Magka-baby siya. Pag 20 years old na yung anak niya, 60 na siya. Senior ka na, day! Ano pa lang yung anak mo? Grade 11? Grade 10? Diba? Kadedebo pa lang ng anak mo. 60 ka na. Tapos ang ending yan, pagka ano, kuha ng card. Ana!
Kunyari, pangalan, Nia. Nia, andyan yung lola mo! Nanay pala! Diba? So, yun lang eh. At saka yung education, imagine mo, kung medyo late ka na rin, kung ang hirap din nun, ha? Diba? Anyways, sana nakatulong, Tiffany, kahit pa paano, nabawasan yung mga iisipin mo. At kung may time ka, pakibulong naman sa amin kung saan yung farm and orchard mo, dadalawin ka namin long weekend, di ba? Inom tayo ng wine, pag-usapan natin yan ng harapan. Okay?